Kumusta po kayong lahat? Muli po si Rene, ay inyo pong kaibigan sa YouTube. Nagmamalasakit po sa inyo, nagmamahal, at palagi ko po kayong pinapanalangin. Practical tips number 3. Huwag kayong magtanim ng galit sa inyong kapwa. Sabi po doon sa Romans chapter 12, verse 18, hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Alam po niyo, napakahalaga po ang relationship po sa ating pamilya, mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, kakilala, at sa lahat po ng tao. Alam po ninyo, huwag po tayo magtatanim ng galit sa ating kapwa. Kasi po, tayo po ang maapektuhan. Siyempre po, sila po ang ating iniisip. Andun po yung ating galit. Maapektuhan po ang ating isip, ang ating pong buhay. Baka magkasakit pa po tayo. Physically, emotionally, spiritually. Ano po? Kung hindi po natin alisin yung galit sa ating kapwa, lalalim po nang lalalim po yun. At magiging alipin na po tayo. At alam po niyo, mawawala po yung kapayapaan, kaligayahan sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Yung galit naman po natin sa ating kapwa, baka yung ating pong kapwa na ating masamang loob natin, siya naman po yung mahimbing ang pagtulog. At hindi po tayo iniisip. Ano po? Huwag po tayo magtatanim ng galit sa sino man. Napakahalaga po noon. At palagi po nating tatandaan na sa biyaya po at tulong po ng Diyos ay mapagtatagumpayan po natin yon. Pag-ibig, kapayapaan, kagalakan ang masa sa ating mga puso. Kaya ano man po ang ating pagagalit sa sino man o sa ano man, papawiin po natin yan sa ating puso sa tulong po ng Panginoon. Umubuhay po tayo ng payapa, masaya at maligaya. Ano po? Alam po ninyo, magagawa po lamang natin yon kung tayo po merong personal na kaugnayan sa Panginoon. Siya po kasi ang nagbibigay sa atin ng lakas at pagtatagumpay. Hindi po natin kaya sa ating sarili. Kaya napakahalaga po na tanggapin po natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At ang pinakamahalaga nga po ay sa kabilang buhay. Paulit-ulit po sa lahat po ng aking mga short videos para po tayo mapunta sa langit. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, lahat po tayo makasalanan. Pangalawa, maniniwala po tayo kay Jesus na matay po siya sa krus upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At pangatlo, tatanggapin po natin si Jesus sa ating puso na may pananampalataya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang napakahalaga nga po yung kabilang buhay, langit o impyerno. Huwag po kayong pupunta sa impyerno, kundi doon po sa langit sapagkat tinapos na po tayo ni Jesus, binigay ang kanyang buhay sa krus, mahal niya tayo. Sana po kayong panig ng daydream ngayon, dyan po sa Pilipinas, dito po sa Canada, sa Middle East, sa China, sa Italy, sa Europe, saan man po, nakikinig po ang Panginoon. Mananalangin po ako ng panalangin ng pagtanggap, ang kinim po ninyo, na panalangin po ninyo ito upang kayo po ay maligtas, mapagtagumpayan po natin yung ating hinanakit sa galit sa ating kapwa, at mamuhay po tayo ng mapayapa. Tayo po ngayon ay manalangin, nakikinig po ang Panginoon. Panginoong Jesus, salamat po. Minahal mo ako. Namatay ka sa krus upang tubusin ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Naniniwala po ako sa iyo. At sa sandali pong ito, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. Salamat po. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Kasama po ng inyong pamilya.